Nagsalita si Job tungkol sa karunungan at pangunawa. Ika-28 kabanata. May mga minahan kung saan matatagpuan ang pila at may mga lugar kung saan dinadalisay ang ginto. Ang bakal ay nakukuha mula sa lupa. At ang tanso ay tinutunaw mula sa mga bato. Gumagamit ng ilaw ang mga tao para madaig nila ang kadiliman sa kanilang paghuhukay sa kailaliman ng lupa. Humuhukay sila ng daanan sa minahan, sa dakong walang taong nakatira at dumadaan. Bumababa sila sa pamamagitan ng mga nakalaylay na lubid. Sa ibabaw ng lupa tumutubo ang mga tanim kung saan nagmumula ang pagkain. Pero sa ilalim ay parang dinaanan ng apoy. Ang mga bato roon ay may mga safiro at ang mga alikabok ay may ginto. Ang mga daan patungo roon ay hindi makita ng mga ibon, kahit ng ibong mandaragi. Hindi rin ito nadaanan ng mga mababangis na hayop o ng leon. Hinuhukay ng mga tao kahit na ang pinakamatigas na bato sa ilalim ng bundok. Hinuhukay nila ang bundok para hanapin ang iba't ibang uri ng mamahaling bato. Hinahanap din nila ang mga ito sa mga ilog. Pero saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Hindi alam ng tao kung saan ito matatagpuan. Hindi ito matatagpuan dito sa lupa. Hindi rin ito matatagpuan sa ilalim ng dagat. Hindi rin ito nabibili ng purong ginto o pila. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan ng ginto o ng alinmang mamahaling bato gaya ng onyx o safiro. Higit pa ito sa ginto o kristal. Hindi ito maipagpapalit sa gintong alahas. Ang halaga nito ay higit pa sa coral, jasper o ruby. Hindi ito mapapantayan ng mamahaling batong topaz na mula sa Ethiopia. At hindi rin mababayaran ng purong ginto. Kaya saan matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Walang nilalang na makakakita nito kahit na ang mga ibon. Kahit na ang lugar ng kapahamakan na siyang lugar ng mga patay, sabi-sabi lang ang kanilang nalaman tungkol dito. Diyos lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang karunungan, sapagkat nakikita niya kahit ang pinakamalayong bahagi ng mundo at ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Noong pinalakas niya ang hangin at sinukat kung gaano karaming ulan ang dapat bumuhos, itinakda na niya kung saan ito papatak at kung saan tatama ang kulog at kidlat. Sa ganito niya ipinakita ang karunungan at kahalagahan ng mga ito. Nasubukan na niya ito at napatunayan. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ang pagkatakot sa Panginoon at ang paglayo sa kasamaan ay siyang karunungan at pagkaunawa.